Bigla ko tuloy naalala ang nakaraan naming dalawa, ang mga masasayang bagay na ginagawa namin. Hindi ko rin akalain na siya pala ang HR manager dito. Agad naman akong natanggap sa trabaho. After ng interview, in-invite ko siya for a cup of coffee sa labas. Matagal-tagal din akong naninirahan at nagtatrabaho dito sa bansang Italy. After ko magtapos ng college, dito na ako nagstay. Call me Jacob, 34 years old. May asawa ako, si Natalia, 30. Filipina si Natalia. Dito na rin kami nagkakilala sa Italy. Masasabi ko na sobrang bait niya at maganda. Mahal namin ang isa't isa. Kaya dito na rin kami nagpakasal. Nagkaroon kami ng isang anak. Masaya at maayos naman ang buhay namin ni Natalia. Hanggang isang tawag ang aking natanggap mula kay Mami sa Pilipinas. Wala na raw ang daddy. Agad kaming umuwi ni Natalia sa Pilipinas kasama ang isang anak namin. After may libing ni daddy, nag-decide kami na dito na lang magstay sa Pinas dahil nag-aalala ako kay Mami dahil wala siyang kasama dito. Nag-iisang anak lang kasi ako. Walang ibang mag-aalaga sa kanya. Ayaw naman kasi ni Mami na sa Italy na tumira. Dito na lang ako naghanap ng mapapasukan. At yun nga, nakahanap naman ako ng kumpanyang mapapasukan. Tinawagan ako for interview. Maaga akong dumating. Pero while waiting, isang maganda, matangkad at sexing babae ang dumaan sa aking harapan. Nagkatinginan kaming dalawa. "Jacob, ikaw ba yan?" ang tanong niya. Hindi agad ako nakasagot sa tanong niya. Nagulat kasi ako dahil hindi ko ini-expect na makikita ko siya dito sa ina-applyan kong kumpanya. Si Clarice, college girlfriend ko, halos 3 years din kami. Ayaw sa akin ng parents niya. Kaya hindi na ako nagulat noon nang bigla na lang siya nagpaalam na sa Canada na raw sila titira. Magmula noon, naging malabo na ang lahat sa amin. Masakit sa akin yun. Sobra kong minahal si Clarice. Wala kaming formal breakup. Napilitan na lamang akong magpunta ng Italy para makamove on at kalimutan siya. "Uy, Jacob, what are you doing here?" muling tanong ni Clarice. Para na akong naalimpungatan, kaya sumagot na ako at kinamusta ko siya. Bigla ko tuloy naalala ang nakaraan naming dalawa, ang mga masasayang bagay na ginagawa namin. Hindi ko rin akalain na siya pala ang HR manager dito. Agad naman akong natanggap sa trabaho. After ng interview, in-invite ko siya for a cup of coffee sa labas. Nagkakwentuhan kami. Nagkwento siya ng buhay niya after namin maghiwalay. Sinabi ko rin sa kanya ang lahat kung gaano ako nasaktan sa ginawa niya. Pero sabi ko sa kanya, napatawad ko na siya. Masaya naman si Clarice. Meron na rin daw siyang asawa at anak. Dagdag pa ni Clarice, meron daw siyang mahalagang sasabihin sa akin na kailangan ko daw malaman. Nagtataka ako at kinakabahan. Mukhang seryoso ang sasabihin niya. Hindi ako kumibo, pero ipinakita ko sa kanya na handa ang mga tenga ko na makinig. Mukhang nag-ipon pa siya ng lakas ng loob. Malalim ang buntong hininga niya. Ipinatong niya ang dalawang kamay niya sa kamay ko na nakapatong sa lamesa. Sabi niya, buntis daw siya nang maghiwalay kami. Nalaman na lang daw niya nang nasa Canada na siya after niyang manganak. Hinanap niya ako, pero hindi na niya ako makita. Hanggang meron siyang nakilala at ito ngayon ang naging asawa niya. Babae daw ang anak namin at alam naman daw ng bata na ang amang nakagisna niya ay hindi niya tunay na ama.
Nagulat ako sa kwento ni Clarice, pero nanatili akong walang kibo, kundi malalim na hininga ang mga reaksyon ko. Nagpatuloy siya sa kanyang kwento. Nakahanda raw siyang ipakilala sa akin ang bata, ang anak namin. Mag-isa daw niya itong binuhay hanggang nakilala nga niya si Edward, isang Canadian na siyang tumulong sa kanya na palakihin ang anak namin. Sapat na sa akin ang mga narinig ko kay Clarice. Hindi niya ako masisi, hindi ko rin siya sinisisi. Marahil, hindi talaga kami para sa isa't isa. Nang isang cute na batang babae na nasa 10 taong gulang ang lumapit sa kanya, agad kaming ipinakilala sa isa't isa ni Clarice. Siya na pala ang anak ko. Mahigpit niya akong niyakap. Tumulo ang mga luha ko nang makita ko ng malapitan ang maamo niyang mukha. Sobrang saya ko dahil hindi siya ipinagdamot ni Clarice sa akin. Masayang masaya ako ng mga oras na yon. Tinanggap ako ng anak ko sa kabila ng mga pagkukulang ko sa kanya. Nagpaalam na si Clarice at ang anak ko sa akin. Anytime daw, pwede ko bisitahin ang anak ko. Walang pagsidla ng tuwang nadarama ko ng mga oras na yon. Pag-uwi ko ng bahay, lakas loob ko itong sinabi kay Natalia. Nagulat siya, pero nauunawaan naman niya itong lahat. Wala naman daw akong kasalanan. Masayang masaya ako dahil tanggap ni Natalia ang anak ko. At hindi ito naging isyo sa amin. Naging madalas ang pagkikita namin ng anak ko kay Clarice. Kapag may mga lakad kami ng pamilya ko, isinasama ko siya. Bumabawi ako sa mga panahon na hindi ko siya nakasama. Masaya naman si Clarice sa tuwing makikita niya kaming magkasama. Naging magkaibigan naman si Clarice at si Natalia. Kami naman ni Clarice, tama na ang nakaraan naming dalawa. Nadugtungan man ng anak namin ang aming pagkakaibigan, hanggang doon na lang yon. Maraming salamat po. Sana nagustuhan po ninyo ang aking maikling kwento.